Sinusubukang tumakas ni Schofield. Pinipisil niya ang herbicide sa kanal. Pagkatapos ay piniga ni Schofield ang isa pang tubo ng detergent sa manhole. Dalawang hindi nakakapinsalang chemical reagents ang pinagsama. Ngunit lumilikha ito ng lubhang kinakaing unti-unti na acid. Pagkatapos ay ginamit niya ang hawakan ng Wallace para isubo. Agad na tinusok ng butas ang takip ng manhole. Inihagis ni Schofield ang isang paper crane sa puwang. Sa hating gabi, pagkatapos ay dumulas si Schofield sa pangunahing tubo ng tubig. Sa pamamagitan ng tubo ng tubig, lumulusot siya sa isang balon. Tumingin si Schofield sa paligid. Hinulaan niya ang laki ng tangke na ito. Pagkatapos ay gumamit si Schofield ng lubad at itinali ang isang plastic na bag. Inihagis niya ang bag sa tubo, hanggang sa umihip ang hangin. Lumapit si Schofield sa isang dam. Ginagamit niya ang prinsipyo ng leverage para buksan ang balbula ng paagusan. Mabilis na binuksan ang saksakan ng dumi sa alkantarilya. Tumingin si Schofield sa kanyang relo para mabilang ang oras. Ang antas ng tubig sa tangke ay patuloy na tumataas. Matapos maabot ang huling segundo, agad na isinara ni Schofield ang balbula ng tubig. Tubig sa tangke, tamang-tama din sa gilid ng gate. Si Schofield ay muling nasa pangunahing linya ng tubig. Pagkatapos ay lumangoy siya palabas ng tubo. Hinanap niya ang lubad na inihanda niya kanina at lumangoy. Pagkatapos ay tumingin si Schofield sa tuktok ng kanyang ulo. Katamtamang taas. Hinayaan lang siyang buksan ang manhole. Gumapang palabas ng manhole si Schofield. Sa ilalim ng corroded corrugated iron sa bubong, yung papel crane na hinagis niya kanina. Sa corrugated board, iyan ang paraan para matulungan siyang makatakas sa kulungan. Ang infirmary. Handa na ang lahat. Ang pinakamahalagang issue ay oras. Mamayang alas 5 ng hapon ay aakayin sila. Kailangan mong maghintay hanggang 9 PM upang makalabas sa bilangguan. Kaya tinanggal ni Schofield ang tabla sa dingding. Agad na lumitaw ang isang tubo ng tubig. Pagkatapos ay kinuha ni Schofield ang $40 na martilyo. Matapos ang dalawang suntok ng martilyo, nabasag ang tubo ng tubig. Pumunta dito ang warden matapos marinig ang balita. Nagsimula na namang umarte ang ilan sa kanila. Nagpapanggap silang inosente. Hindi nila negosyo. Mabilis ding nakarating si Kitch dito. Nang makita ang ilang tao na nakaupo sa lupa, agad niyang napagtanto na ito ay isang magandang pagkakataon para parusahan sila. Hindi niya agad pinagbigyan ang mga ito. Kahit sa gabi, dapat gawin ang paglilinis. Nagalit ang lahat sa kawalang kasiyahang ito. Ngunit sa kanilang mga puso ay nakakaramdam sila ng labis na kasiyahan. Hanggang alas 9, ang grupo ng mga taong nakatakas mula sa kulungan ay agad na dumaan sa tubo ng tubig patungo sa bodega. Isang hakbang na lang ang layo nila sa infirmary, at matagumpay na nakatakas. Ngunit isang seryosong insidente ang lumitaw sa kanilang harapan. Mga tauhan sa paglilinis, aksidenteng natuklasan na sira ang gate ng medikal na silid. Hindi alam kung kailan pinalitan ang iron plate ng cast iron plate. Ang plano ay hindi na mababago. Agad na nakaramdam ng pagkahilo si Schofield. Wala silang pagpili kundi bumalik sa kulungan.